Dami sumama. Okay. Oops. Oops. Ay, naku. Ayaw mabura ng blue. Ay, bahala siya. Ayaw mabura eh. Okay. Ay, mabura ng blue. Ayan. Ayan, so, palta na natin itong RC and BB. So, ilan itong BB natin? This is 880. And ang RC natin is 520. Okay. So, taas natin. Ayan. Shoot pa natin. Konti. Ayan. Okay, so, tapos na rin to. Then ito. Then ito. Yan. So start tayo sa ano, shear. Yan. Shear diagram. Okay, from A to B. Okay, so from A to B daw, ang indication nito, mag-start tayo sa negative 200 pounds sa A hanggang sa B. Okay, so negative 200 pounds hanggang sa B raw. Yan. Consistent siya na negative 200 pounds. Yan. Then, from B to C. Ito. Yan. From B to C. Okay. So, kailangan natin ng equation or calculator. 120 times what? X minus 4. Okay. Saan mag-i-start yung ating ano? Point B. Okay. So, that is 4 meters. Okay, so calc 4. Okay, so 680. So positive. Positive 680. Yan. Then, kapag makapansin nyo yan, calculate pa natin. Kumari, 4 meters, 5 meters. Ano mangyari to? Okay, 560. So pababa siya ng pababa. Okay, so sabihin natin ano, 5, 6. Okay, 448, 200, 9, yan. So, 80, sabihin natin 10, at 10 meters, 10 feet. Okay, nag-negative, ano siya, 40. Okay, so nag-negative 40 siya sa 10 meters. So, 4 plus 6. Okay, sabihin natin dito, ayan. Sabihin dito sa ano, sa, yan, dito. Nag-negative 40 siya. Okay? So, ano pang mangyari? Try pa natin hanggang 14. 14 feet. Sa dulo, sa C. Ano nakalagay? Okay, so negative 520. So, negative 520. Yan. So, negative 520. Sabihin, napansin nyo, di ba? Gaganyan siya. Yan. Hanggang sa mag-negative siya. Okay, and straight line din yan kapag green up natin, pag inisa-isa natin yung shear forces. So, ganito yan. Okay? Yan. Yan na siya. Then, negative 520. Ano yung ano reaction natin sa C? 520. So, 0. Yan. Okay? So, maganda rin tong problem na to. Bakit? Kasi, meron naman tayong ano, positive and negative shear. Ayan. Okay. Ngayon, ang tanong, nasaan yung position natin? I mean, nasaan yung zero shear? Kasi tingnan nyo, meron tayong zero shear. Oh. Ito. Ayan. Ang tanong kasi, nasaan to? Okay. So, anong gagawin natin? Nuhulaan natin. Kasi di ba kanina, ano bang ginawa natin kanina? 8 ba? So, sa 8, 200, positive 200 pa siya. O, trinayin natin ng 9. Okay, nag... Oh, wait. 9 pala. 9.
O, kapag 9 naman, 9 meters, 80. Okay? Kapag 3 naman natin na 10, negative 40. Okay? So, hindi siya 0. So, sabihin na nasa ano, between 9 and 10, yung 0 shear. So, try naman natin 9.5. Nasaan yun? Okay, nasa positive 20. So, 9.85. Okay, negative 22. So, hindi natin mahulaan kung nasan yung eksaktong 0. Tama ba? Hindi natin alam kung nasa 9.5, 9.25, 9.75. So, anong gagawin natin? Gagamitin natin yung equation natin ng shear from B to C. Ayan. Kasi kaya nga meron tayong equation. Ito yung kagandahan na meron tayong prepared or derived equation per segment. Okay? Para matukoy natin yung mga ganitong kind of situation. Okay? So, anong gagawin natin? Okay, so, from B to C, yung ating shear dyan is ano, BBC is equals to what? 680 minus 120 times X minus 4. So, ito yan, from B to C. And itong mga to, yun yung shear natin from B to C, itong mga to. So, ano daw ito? Anong shear to? That is 0. So, ibig sabihin, ang gagawin natin dito, is 0 natin yung shear. Ayan, para makuha natin yung distance X. So, ikaw, ano na lang natin dito? Is equals to 0 na lang yan. Then, shift solve. Okay, ayan. So, ibig sabihin, ang ating X for 0 shear, ayan, X sub O, or 0, X sub 0, is equals to 9.667 meters. Yun daw yung position ng ating X. So, okay na yan. So, na-determine natin kung nasan yung position na to. Nasa 9.667 meters daw. Try natin. Okay. So, calculate natin. Oh. Ay, sorry. Yan. Calculate. 9.667. Okay. 0.04. Okay? So, okay na yun. Okay? Next. Okay. So, na-zero naman pa tayo dito na. So, okay na. Mag-ano tayo? Moment. Okay, so moment diagram na. Yan. Okay, so this is our moment diagram. Next, from A to B. Negative 200x. So negative 200x. Then, saan natin? Sa point A, that is 0. So 0 moment tayo rito. Then, 4 feet, no? So submitting 1 foot. Okay, negative 200. 2 feet. Negative 400, 3 feet, negative 600, sa palaki ng palaki. So, at 4 feet, negative 800. So, yan. Negative 800 yung ating moment dito. So, 200, negative 400, negative, yan. So, straight line din yun. Kapag green up natin, isa-isa. Yan. Okay. Next. Okay, dito. At from B to C. So, dito tayo sa moment na to. So, negative 200x, okay, plus 880 times x minus 4 minus 60 times x minus 4 raised to 2. Yan. So, ano ang distance natin sa point B? Gamit yung segment B to C. That is 4 feet. Okay, so negative 800. So, tumutugma tayo. Okay. Next. So, ang gusto mo kasi ano eh, di ba? Diretso ka na dito sa C, tama ba? So, ilang ano yun? Anong distance? That is 14 feet, tama ba? Okay, so 0. So, 0 daw. Yes, 0 na siya. So, okay pala ako dito. So, 0 pala yung ano, yung aking moment. So, yan. Yan. So, 0 na pa tayo eh. Okay na ba yun? Hindi. Okay. Mali ito. Maling-mali yan. Bakit? Okay? Kasi, kapag i-graph mo yan, isa-isa. Check natin, ha? Kasi, di ba, 14 feet. Dito tayo nagsimula tayo sa 4 feet. Try natin ng 5 feet. Okay, so negative 180. So, dito siya. Sabi natin dito. Okay. Next, 6 feet. Okay, oh. Ano nangyari sa kanya? Nag-positive siya. So, negative 180 sa 6 feet, nag-positive. So, nandito na raw siya. Ayan, nandito na siya. Next, 6 feet, so 7 feet. Oh, mas lumaki pa siya. Nag-700. Next,
Sabi natin 8. Okay, nag 960. Next 9. Okay, ang taas oh. 1,100. Okay, next tawag dito. Ilan ba? 10. Oh, 10. Okay, 1,120. Okay? Next, sabi natin 12. Okay, bumaba siya. Okay, so sa banda sa 12 feet, dito 'yan. So pag ganyan siya. Yan, nakita niya? Yan, ganito yung ano, ganito yung naging result. Tama ba? So, ibig sabihin, mali yung graph mo. Okay? So, huwag kang padalos-dalos. Check mo. Kaya nga meron tayong equation eh. Tama ba? Para ma-check natin kung paano yung graph. And ano napansin nyo? Kapag inisa-isa mo yung graph niyan, magiging siyang ano, curve. Magiging niyan siyang ganyan. Okay? Hindi na siya straight line. Okay? Ganito yan. May technique dyan. Okay? So, sa force, and dito ko na rin siya i-discuss. Dapat kasi ano siya eh, pang ano to, pang area method, pero pwede na rin naman natin i-discuss ito. From force to shear, ayan, to moment. Kapag point load, yung magiging shear natin, nakita nyo, rectangular. Okay? Ayan. Ito yung shear natin, rectangle. Ayan o. Point load, naging rectangle. Then, pag napunta tayo sa moment, straight line. Yan. Ganyan siya. Straight line na inclined. Then, kapag normal or paano ba? Uniform. Yan. Uniform distributed load. Yan. UDL. Uniformly distributed load. Diba? Ano yan? Rectangle. Ano mangyari sa kanya? Straight. Okay. So, magiging triangle. Then, pag napunta ka sa moment, magiging na siyang curve. Yan. Curve na yan. Okay. Then, kapag non-uniformly distributed load, that is, ano kasi, non-uniformly, sorry, ano pala, curve na pala dapat. Curve. Kapag curve na, pag ganyan, mas lalo pang magiging curve, magiging stiff pa siya, lalo, okay? So, yun yung technique dun. Okay, so dito, nagsimula tayo sa shear na straight line, ito. Or, nagsimula tayo sa, ano, sa uniformly distributed load, ito. Ayan. So, nangyari dito is what? Mali pala to, sorry. Hindi pala to curve. Tama pala tayo sa non-uniformly distributed load. Ang non-uniformly distributed load, triangular load. Ayan, triangle. So, point load, distributed load, then triangle. So, mas lalo siya magiging na siyang curve. Ayan, triangle, then curve, then magiging steep lalo. Ayan. So, saan tayo nag-start? Sa non-uniformly distributed load. So, ano yung shear niya? Straight na, inclined. Then, ano yung maging moment? Curve na dapat yan. Ayan. Okay? Madali itong gamitin kapag ano, area method. Pero sa ano, sa by equation, kailangan sundin natin yung equation natin. Okay? Yun ang gamitin natin. Okay? So, buray natin to. Oops. Ayan. Ayan. Buray natin. Okay? So, di ba napansin nyo, magiging curve siya. Okay? So, ito. Paano yung magiging curve niya? Try natin, ha? Kapag 4 meters, something 5. Okay, so negative 180. Kasi di pa sa 4 meters, negative 800 siya. So, negative 180. Then sabihin natin, ano, 5.5. Okay, so positive 85, yan. Positive 85. Then, kapag sinabi natin, ano, yan, ito, may distance tayo dito, ito. Ayun, yung 9.667. So, try natin yun. Ayan. So, 1,126 daw. So, dito sa, ano, sa zero shear, ayan, dito, ang nakuha natin daw is, ayan, ito, 1,126.667. Tama ba? Ayan. Okay. So, try nyo. Try naman natin ng, ano, less than sa 9.667. Sabihin yung 9. Ilan siya? 1,100. Dito, 1,100. Try nyo naman natin ng greater than sa 9.667. Sabihin natin, ano, 9.8. Okay? Ano nangyari sa kanya? Okay, bumaba siya. 1,125.6. So, sobrang lapit. Bumaba siya. Okay? Next, sabihin natin 9.8, 9.9, 95. Yan.
Okay, so pababa siya ng pababa. Try pa natin. 10. Okay, pababa na siya ng pababa. Okay, hanggang sa 14 feet. Ang mangyari sa kanya? 0. Okay. So, sabihin, pagdating curve natin. Yan. Okay. Then, pababa siya ng pababa dito. Okay, so ano napansin nyo? Saan nakalocate yung ating maximum bending? Sa zero shear. Okay, yun yung kahalagahan. Kaya kanina, kailangan nating ilocate ang ating zero shear. Kasi kung nasaan ang ating zero shear, andun din yung ating maximum bending. Okay, so bakit ganun? Kasi ito kasi, itong, sa ano yun eh, sa tag ito, saan ba yun? Tag ito? Parang ano rin kasi yun? Sa math. Okay, so ano kasi ito eh, itong linear, para kasi meron itong ano, linear equation to eh. Okay, yung linear equation natin is itong mga shear, ayan. Okay, so linear equation, then kapag ano, okay, or parang ganito, balikad kasi sa ano natin, sa differential equation, differential calculus, nag-start kasi tayo sa mga ganito, yan yung mga naka-raise sa 2, naka-raise sa 3, that is ano eh, curve, okay, curve yun, hindi siya ano, linear. Okay, kaya nga may ano, raise to 2, ibig sabihin, quadratic equation yan. So, ang quadratic equation natin, itong curve na yan, yan. Okay, so kapag diniribe natin yung quadratic equation natin, magiging siyang linear. Yan, so magiging siyang linear. Okay, so ito, kapag diniribe natin to, babalik tayo parang dito, yan. Parang babalik tayo rito yan. Okay, so, anong indication nun? So, dito, sa differential calculus nyo, anong ginagawa natin para ano, para ma-locate natin yung maxima and minima or maximum point and minimum point. Anong ginagawa natin? Zero natin. Tama ba? Zero natin yung derivative. Ayan. So, kung ang ating equation dito, ito, diba ito yung equation natin dito sa curve na yan? So, ito yung equation natin. So, kapag dinerive natin yan, anong makukuha natin? Kapag dinerive natin siya, babalik tayo sa equation na to. Magiging siyang linear. So, ano yung equation na to? Saan siya galing? Dito. Tama ba? Yan. So, ibig sabihin, ito yung ano, y prime. Yan. Okay? Or, dy over dx. Then, ibig sabihin, ito na yun, yung itong yellow, ito na yung y. Ibig sabihin, dinerive na natin. Okay? Dinerive na natin siya. Okay? So, anong ginagawa natin sa ano sa derivative para makuha natin yung maximum and minimum? Anong ginagawa natin? Zero natin. Tama ba? Ito yun. And so, zero natin yung ating dinidrive natin yung first derivative. Zero natin yung first derivative. Okay? Tama ba ito? Y prime to eh. Ay, sorry. Hindi pala to y prime. Ang y prime pala yung ano, yung first derivative. Nalito ako, sorry. So, sa mating ano to, y. Yan. Then, this is y prime. Okay? So, mali to. Okay? Kung ito ay y, then this is y prime, then therefore, this is dy over dx. Ito yung derivative natin. Ayan. Yung first derivative, kaya y prime. So, anong ginagawa ulit natin sa maxima and minima para makuha natin yung maximum point natin or minimum point, ang ginagawa natin, dinidrive muna natin yung equation. So, itong MBC na to, yung equation natin dito na curve, okay, yung curve na to, ididrive natin. So, nakuha natin yun sa y prime. Yan, ito yung y prime natin. Dinirive natin yan. So, nung dinirive natin siya, anong gagawin sa maximum minima? Yung first derivative is zero natin. Yan. Okay, ito yung zero. Para makuha natin yung maximum moment. Yun yung dahilan. Okay, kaya nandun yung location ng ating maximum moment. Ayan. So, kung naalala nyo pa. Okay. So, dapat naalala nyo pa rin yun kasi napaka-importante ng concept na yun sa differential calculus. So, okay, so dapat din nyo nakakalimutan yung mga ganung bagay. Kaso, syempre, nakakalimutan rin talaga natin. Aminin natin sa sarili natin yun. Okay, pero at least, di ba, napaalala ko sa inyo yung importance pala ng, ano, ng maximum minimize. Ma-apply rin pala namin sa ano sa strength of materials, di ba? Ayun, so 'yun. Para at least na-appreciate niyo yung inyong math.
para hindi nyo naman sinasabi na ano na ay mat yan, di naman natin di naman natin ina-apply yan sa pang-araw-araw. Ina-apply natin yan. Hindi lang natin masyadong na-appreciate. Okay? Yan. Siya. Okay. So kasi ano to eh, ang ginagawa kasi natin dito is ini-equal natin sa zero to. Kasi ano, bakit? Kasi ito yan eh. Ayan o. Ayan siya. Ito yung ating dy over dx. Bakit 0? Kasi 0 yung dy. Ayan. Yung ating ano, yung ating linear equation dito ng manggagaling sa ating y prime is magiging ano na lang, horizontal. Kaya 0 yung ating first derivative. Yun yung ibig niya sabihin. Okay, so ayan. In-applyan ko na rin na siya ng math. Anyway, ayan. Tapos na tayo sa ating ito, shear and moment diagram. So, applyan naman natin ng elastic curve. Di ba, ang dami ko nang nasabi. Okay. So, drawing natin yung hindi pa nagagalaw na beam. Ayan. So, drawing natin. Ano ba to? Okay, this is what? Negative bending. Okay, so sabihin, sad. Okay? Ulitin natin. Kapag positive bending, smile. Kapag negative bending, sad. Okay? Ayan. So, ito nyan. Obvious naman, maging ganda yan. Sad. Ayan. Ay, sorry. Sad siya. Paganyan. Okay? Ayan. So, dito. Sa point na to. Ayan, oh. Meron pa pala dito yung zero moment. Dito siya. Ayan. So, zoom natin. Zoom pa. Ayan. So, ano nangyari dito? Ito siya, oh. Sad din yan. Kasi negative to, eh. Okay? So, sad. Paganyan siya. Oops. Ayan. So, sad siya. Then, from this point, hanggang sa, ano, sa C. Okay, so, nakasmile na siya. Ayan. Ayan siya. Oops. Ayan na siya. Ang pangit ng drawing. Ayan. Okay, so try natin. Ba't nagkaganyan? Try natin yung load. Okay, so obvious naman pala dito sa 200 pounds. Okay, so yung load, yung ating ano, yung ating beam dito, since merong ano, applied load dito na 200 pounds, gaganyan talaga siya. Okay? So, gaganyan siya. So, dito naman, ba't nagkaganito? Hindi ko alam. Okay. So, try natin. Ah, okay. So, ito pala yan, oh. Kasi ito, ang bending nito is pa ganyan. Ayun, oh. So, gaganto talaga yan. Kaya ganyan siya. Ayan, no? Ito kasi, nagkaroon pa tayo ng negative moment ito. Kaya nag-sad pa siya ng konti. Kasi ito, nahila siya ng paganyan eh. Ayan, no? Nahila siya pa ganun. Kaya gumanito siya. Okay, so ito, pa ganyan. Ayan. So, dito naman, ito, pa ganito. Ayan. Okay. Ayan, pa ganyan siya. Okay, so tama lang. Tumatama yung ating ito, elastic curve. So, tama rin yung, ibig sabihin, tama rin yung ating moment diagram and tama rin yung ating shear diagram. Okay, so anyway, hindi pa to eksakto. Okay, hindi pa eksakto yung ating elastic curve. Kasi sa elastic curve, matatama lang natin to sa mismong topic na beam deflection. Pero anyway, para lang ano, pahapyaw para sa inyong lahat, maintindihan nyo yung kung paano mag-bend yung ating beam based on the applied load and gamit rin yung ating mismong bending moment diagram. Okay? So, ito medyo mahaba-haba yung discussion natin ng problem number 3. Okay? So, this is our example number 3 for shear and moment diagram by equation. Okay?